ayan guys, una papakulo tayo ng tubig sa kasirula. Dito natin ilalagay, papakuluan yung ating pasta, palalambutin natin. Okay, so yan, pagkatapos niyang kumukulo na, ilalagay na natin yung ating pasta. So ayan, lagay lang natin, then antayin lang natin siya na lumambot. So habang pinapalambot natin guys, lalagyan natin siya ng kunting mantika para hindi siya magdikit-dikit. So ang iba guys, hindi naglalagay para kumapit daw yung sauce no sa ating pasta. So ngayon tayo maglalagay tayo, okay? So ayan, maglagay tayo ng mantika, kunti lang lang guys, para sigurado hindi magdikit-dikit yung ating mga pasta. So para buhagag siya, then pakuluan lang natin ang pakuluan. Galaw-galawin natin para hindi siya magdikit-dikit. Ayan, hanggang sa lumambot, hanggang sa kumulo ng kumulo. So pakuluan lang natin. Then pag makulo na siya, kulong-kulo na siya, lumambot na siya. Ayan guys, malambot na siya. Okay na siya, kulong-kulo na talaga siya, malambot na yung ating pasta. Ngayon, isisipirate na natin siya sa isang bowl. So, okay. Ayan, isisipirate na natin. So, ngayon, gagawin natin, magigisa na tayo ng ating mga sahog sauce. So, ayan, gigisa na natin yung ating sauce. Gagawa na tayo. Sige, and then, ayan, yung bawang gisa natin. Gisa natin yung bawang, and then, paluto-lutuin natin yung ating bawang para mas malasa, mas maamoy, okay? Yung parang toasted yung ating bawang. Then pagkatapos nyan, sunod natin yung ating sibuyas. So haluin-haluin lang natin yung mga gisang-gisa na talaga siya. Yan guys, ang sarap na ng amoy. Then pagkatapos niya, pag gisang-gisa na, luto na yung ating bawang sa sibuyas, sunod na natin yung ating hotdog. Okay? So ngayon yung hotdog, gigisa lang natin siya hanggang sa maluto. So parang siyang mapiprito siya hanggang sa lutong-luto na yung hotdog. Then isunod natin yung ating corn beef. So guys, ang iba nagagamit ng baka, ng giniling, so kaya baboy. So ngayon tayo, wala tayong available na ano, corn beef lang ilagay natin. Okay? Depende naman sa inyo guys. Hindi na, halo-haloin lang natin hanggang sa maluto uli. Tingga, pagkaluto na siya, lutong-luto na siya, isunod natin ilagay ang ating spaghetti sauce. Okay? Ayan. Lagay na natin yung spaghetti sauce. Ang iba guys, gumagamit ng tomato sauce o kaya ketchup. Dinalagdagan ng ketchup para mas matamis-tamis yung ketchup eh. So, depende naman sa inyo guys. So, ayan guys, ano na siya? Lagyan ko siya ng konting tubig para hindi masyadong malapot. Hindi, pakuloy natin siya. Galaw-galawin natin para hindi masunog yung ilalim. Then, lalagyan natin ng yung ating panlasa para yung sa taste ninyo lang, lagyan natin ng paminta. Okay? So, ayan, pagkatapos na paminta, so, mas masarap may paminta guys kasi maamoy siya kayong lasa ng paminta. Mas masarap siya. Okay, so ang iba ginagamit ang guys ng asukal para matamis-tamis yung spaghetti. So sa amin naman, lagyan ko lang ng konting asin. So ayan, para hindi naman, konti lang naman guys. Matamis-tamis din naman yung kasi yung sauce. So ayan. So pantama-tama lang yung panlasa nyo, lagay nyo. Okay, so pagkatapos nyan, pagluto na talaga siya, pakulong-kulo na talaga siya, lagyan natin ng konting cheese para yung cheese magtutunaw siya habang niluluto natin. So, ang padagdag lasa din para
kahit kunti lang yung ilagay natin sa ibabaw ng spaghetti, okay na yun. Okay, pagkatapos nyan, lagay natin sa isang bowl, haluin lang natin, then okay na siya, ready to eat na. So tara guys, tara, let's eat, kain na tayo. So maraming salamat guys, pamanood.